Broadcasting Center Incorporated, DWZR, 828 kilohertz, Zoom Radio, sa Legazpi. Philippine Standard Time, 2 minutos makalis ang alas 10 nin pagkaaga. Budyong sa Radyo. Budyong sa Radyo. Pagbilog ng opinyon, pagbalangibog, pasiring sa pagbabago. Ang Budyong sa Radyo. Madiskuti asin maanalisa kag maiinit na isyu sa syudad. Ang Budyong sa Radyo. Serbisyo publiko asin advokasya para sa ikakarahay kan banwaan. Budyong sa Radyo. Uyan na ang sa indong pag-iriba. Ang Budyong sa Radyo. Marahay na pagkaaga, Bicol, ini ani ka 32 na edisyon kan an Budyong sa Radyo, ini po si Maria E. Prilier. Uni man si Hildra po sa Junior. Asi na sa ibong na booth an sa tuyang pag-iriba, Sir James, marahay na pagkaaga. Sabado, nasisiksihan ako ang boses ni April. Nagasgas pa nung kahapon sa recognition. So, dapat pala makagasgas muna para mas magayon. Yan lang ako na-reparo ni Sir. Dapat pala mas paos-paos ng konti. Mas soothing. Ngunyan ang ika-32 na edisyon. Pirang edisyon na sana. Masarong tauna an Budyong sa Radyo. Nag-aabang naan sa tuyong mga texters. Kanya na pag-aaga. Last Saturday, yaon ka mo sa Metro Manila, sa Taguig. And ano pa ito sa upig durumanan, sir? Ako tabi, duman ako sa Bukid, kan Tagaytay City. Ah, sa Tagaytay. Tapos ika, Sir James. Yaon kami sa Pasay City. Sa Pasay City. Siya na sa BGC. Ah, sa Mayo itong BGC. So kasabay sa mga aki ito sa... Sa mga Leos. Yes. And Lions. Lions and Leos. Nag-atindir kan sa mga dakulang events. Ika-19 District Convention kan Lions Clubs International. Then igwa pa da sa May. Sa May mas haloy-haloy ito. Anong pet sa tabi ito, manager? Magpuon pitsa 17 kan Mayo, sundo pitsa 20. Ay, huru halawig ba kala mo maka. Sa SMX Aura Convention Center sa Pasay. Sa Bonifacio Global City sa Taguig naman. Sa Taguig naman. Taguig. Pero this time Philippine wide na ini. Baka lang maka-attend ako dyan. 4 days. Opo, ta bakasyon yan. 3 nights and 4 days. Ay, 4 days, may tulong bangging overtime. Later, tatawan tanin panahon para makapag-istorya si Manager Hill. Tapig parahanap last Saturday. Igwa kita nin 3 winners last Saturday. Ngunyan, pag-urulayan taan mga maiit na issues, lalo na concerning barangay election. Halos gabus mag-iigwanin mga nag-aabang na mga constituentes, no rin daw ngayon masasalidaan ang mga kapitan din. Ang mga barangay kagawad ngayon, sa muyang barangay, di ba? Pinospone na naman. Sa Mayo 14, postpone. Gibo naman na October 8. Pero the same year, 2018. Pag-ulayan ta ang timeline, kang pag-postpone, pag-print kang balo, tapos ipopostpone na naman. Proponer na naman ning arog kaning petsa. Dapat maraman kang tabo. Natatapig postpone kaya. So baka taod-taod na inabisi si Kapitan JP Lee kan Barangay Orsite and iyo man ang ex-officio or presidente kan incumbent man baga kitang mga punong barangays na gusto nila magka-eleksyon kasi aram nindang magkakaigwasan na ning panibagong o pigsabitang fresh mandate. Sigurado magana no. Fresh mandate. So aramon ta taod-taod. So puon kan 2016 pa piga schedule tapos October, i-reschedule October. Na naman. Kaya tulong beses na pig postpone. In fact last year nag-print na ba ganing balota? Yes. Diba? In fact nag-abot na niyan sa provincial treasurers ang mga balota. Paraphernalia. Sa Albay provincial treasurers the other day. Ang red tatabi Sir James, si Sir Romy pa. Si Attorney Romy.
ngunyan. Oo, ang red tang kominek. Iyong manggiraray. Sa taot-taot baka makaulay tangan. Ina mas malinaw para sa mga barangay officials, mga incumbent barangay officials, and specialmente duman sa mga constituentes na abo na kay Kapitan, abo na kay Kagawad. And kasabay na din po ang SK elections. Diba last year na pag-ururunan na ang SK da pigtaas sa edad sa qualification. Kung dati ang SK age, mga ano lang, 15, age. Anong edad niyan sa mga SK? Ta ako nag-SK man ako, second year college siguro ako ka ito. So, pigtaas na. Paralipal kita. Ako SK man, sobra 40. Sobra ka na 40. Ako, sangguni ang kabataan. Ako man, nagmembro SM. Ah, ano yan? SM? Oh, sangguni ang mga makabayan. Bako. Sangguni ang matatanda. Uy, kung dati, ako, guman, kung dati SK, sangguni ang kabataan. Ngunyan, iba naman, SK. Sobrang kagayunan. Ano ni Marcos KB? Ano? KB. Ano yan? Ano ni Marcos? Kabataang. Ah, kabataang barangay. Si Amy, si Amy Marcos, ang kwan dyan. Pinaka, ang kwan ka ito, aki pang nagrepresenta. Mhm, ngunyan aki man girare ta nagparitoke bagi si Amy. Ipaga, gobernador. Dayunon man giraray si Amy Marcos. Nagdi sa Albay nagdaraning ano. Oo, oh, oh. Naging cover nga ni kang magazine si Amy Marcos after the magayon pa. After the total ano ba yun? Total ano, remaking. Bako renovation ta masubrahan. Isyutan mga paradangog ta na ano ang mga contact numbers ta. Tanganay kung maka-join sinda sa satoyang diskurso. Welcome po kamo. So, later, abangan po ang samuyang trivia question for the day. Pag-urulayan taman nga nan ang presenting sitwasyon kan sa satoyang mga evacuees. Pira na ni Sir James, abutan pa sa... Sa labing 6,000 ka-persona. 6,000 plus persons. From more than 80,000 last week. Kan nasa alert level 4. Ngunyan, 6,000 na sana ang pinag-a... Alert level 3 and generally quiet daw ang kamugtakan ng vulkan. So ngunyan, igwan na sa nakita ni 6,000 na mga persona sa evacuation centers. Sa 27 evacuation centers. Sa inyan... Sa manalain ng mga lugar. Sa manalain ng lugar. Sa Legazpi. Sa Tigirarayan sa Anuling, sa Kamalig. Kamalig. Kaya ako sindagwa pa. Ginabatan. Ginabatan, ni Guapa man. Tabaco City Park and Malilipot. So, Mayo ng mga... Mayo ng Legazpi. Santo Domingo. Santo Domingo, Daraga. Ligaw. Ligaw. Hi, good morning po dyan. So, mga miyembro kang Lions Clouds team, basketball team, naghihinan yung sindangon yan. Ay, nasi, unay si basketball player ta. Oo, unay ang satuyang team captain. Nagkapirilayan. Ang Lebron James ng Lions Clouds. Nag-opening ba pala kang, sa Bolero Cup, kang pitsa 11, kang Domingo, alauna ng hapon. Labanan kang mga makukusog ang tuhod na mga miyembro kang civic groups. Ang ini pong basketball team kang Lions Club, composed po ini kitulong Lions Clubs. Legazpi City Transport, si Satoyang Club. Ang Legazpi City Host. And ang Bulan. Lions Club. Sorsogon. Ayan, anong ang player ta sa Legazpi City Transport? Limas. Lebron James ta sa Transport? Seto? Kung side view, Lebron James. Pero pag front view, Lebron James. Lima si sa yan, lima si Sir Ninyo yan. Apat sa host. Unay si Ninyo. Labrog Jason. Labrog Jason. Pag talikod, Lebron. Lebron. Pag ampang, Labrog James. Labrog. Dey, taman paglingawan. Ining mga basketball team, lima mas na po digdi ang teams. Mga service organizations po inano. Sa iba kita ang Legazpi City Transport, Lions Club. Mga kombinasyon. Lahat ng Lions Club. JCs. Gabos man na mga Rotary Clubs. Nagbiriyo man sila sa room. Nagbiriyo man sa mga Kiwanis Clubs. Sa mga JCIs. And sa mga members kan mga iba-ibang lodges kang Mason. Tamang-tama yan. Lima. Summer. First game last Sunday. So opening last Sunday. So nagkirigrit da si dating secretary kang si ang secretary ngunyan kang Legazpi City host.
yun labi-labi ka, magkakaparaos ka, kakurawang, kigrit ka, cheering sila yung Leones. Nag-regret. But today, Sisi nga nito si primerong ano, ta, opponent kang Sunday. Sa ito, kiwa. Ano ang kalaban kang ano kang oh, Sunday? First, sa inyo ito, ginibo pa lang tabi JCI ano, sa inyo. JCI, sino JCI. Sagana? Si Sai Sagana? Siyempre, Lions. Sa ICR. So, ICR. Eh, so no, arin ang next na game tabi? Ang next game is 24 and 25. Sa Saturday. So, Saturday and Sunday. Next Saturday ang next game. Sa ICR man giraray. Okay. Yeah. So congratulations sa Lions Clubs ang nanggana kang Saturday. Two figures ang laban. Mga 220. Nakula, no? Saw-saw na. Matibay talaga sa tuyang LeBron James. Siyempre, dahil taman malilingawan ang mainit na pigurulayan ngon yan ang pagsuntok ni President Duterte. Kuno, ang sabi no, baga ni sa... sabi baga ni, ano, ni Lanog, General, opo, sabi ni General Bato sa sobrang dagit daan ni President Duterte, binurungag diyo sulanob kang Malacañang. Sabi ni ano, sabi ni Abdon Balde, iyo na ngayayan ang pinaka malala ngayang ginibo ni President Duterte sa gobyerno. Binungag niya so ano so pagrugaring ngay kam gobyerno. Nilapastangan ngay ni President Duterte. Dapat baga ngaya piga ano, pigtatawan in tingala nga yang Malacañang nata pigawasan-sana. Kaya ubag mo niyan daw, urubag daw mo niyan ang kamot ni President. Ayaw mo, lanok, paril bagayan. Opo. And then last day, si Janet Lim Napoles, ang sikat na reyna ng pork scam dati. Uh-huh. Pinagkukonsiderar na po ngunyan na yes, under the witness protection desk ng ngunyan kang gobyerno, pagkukonsider as the state witness. Great. Dahil po ning katotohanan na si Manny Pacquiao dahan si Mo Kauson maduman sa Roma. Nakukuhaon daan ni statue kan Rome. Nata daa. Ililipat. Binawi na daan ni Presidente Duterte ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC, International Court of ano yan? International Criminal Court. Criminal Court. Mm-hmm. Duman na namundag sa Roma. Oo, pero wag ka si Mo Kauson, igwana po nin walong foreign trips. Gunya na taon paglaog ni President Duterte. Opo. So saro-saroon ta ang walong foreign trips ni Mo Kauson, kasabay iyan kang paghigpit ni President Duterte, di ba? Pinaghigpitan bagagabos ng mga government officers, na government officials sa luwas kan teritoryo kan Pilipinas. Opo, dahil magastos daa. Pero dakulon man bagampig iiba si President Duterte hanggang sa insulimitasyon ka ito na pagbiyahe sa malinlain ng mga lugar. Sa mga maawat po, magpaabot kan sa inang mga reaksyon, opinions, question, pwede man sa paagi kan sa muyang text lines 0929-502-9307 as in 0915-405-8989 mas maluya 0915-405-8989. Dakulo na nag-antabay sa tuyang live streaming sa tuyang Facebook page. Good morning, tabi, BJ Mier. Yaon dyan sa Ponso Pulangi, ang sa kuyang kinsan. Good morning, Ma'am April, and to your partner. Good morning, Sir Art. Naghihiling si Sir Art sa tuyang live streaming. Hello, Ma'am. Si Genevieve. Si Madeline Esquejo, ang sa kuyang estudyante sa BU. Hi, Madam and Sir. Good morning, tabi, kagawad gudo. Anyo nuevo. Opo. Good morning, Honey Ding. Hello, Madam. Sabi ni Ding, 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 kang Bicol University. Ate Jean, good morning din po. Ang maiguso na ingat yaman ng Bicol University. Good day, pretty Madam. Good morning, Sir Ato Lim. Narin lamang kita dyan, mga kapi-kapi. Good morning. Dakul naman na nag-send sa tuyang text messages. Sir James, ano ang sa tuyang trivia question ngunyan? Ika ang manager ngunyan, last day, tulo ang nanggana. Kang, opo, dahil tatlo daw tayo, tatlo ang nanalo.
Sana, opo, isip na Sir James sabi ning trivia ta, ikada ang ano niyan. Opo. Tungkol sa barangay election, gusto ko itaram na tulong beses na ining pinag-postpone dahilan sa House Committee na pinagkakaputan kan sa tuwing mga kalyado ni Presidente Duterte na enot kang last year ending niya na naman dapat sa Mayo 14. Pero sabi naman sa miyembro kang komitiba kang House Committee 17-0 nagkasaro sila na ibago na naman ang petsa October 8, 2018. Ini ang pagpostpone kang barangay election na kasabay ang sangguniang kabataan election. Ang House Committee on Suffrage kan ang House of Representatives kan Lunes nagboto ning 14-2 o itong nagpabor na 14-2 ang nagkontra. Nagibohon ang barangay election sa Mayo. Pero dahil po ini nagkaigwagirara ining second round of voting ang mga members hanggang sa makakuha ng 17-0 na nagpinagkasaruan ay bago ang petsa ka ini iyo ang October 8, 2018. So sana malinaw yan para sa ito yung mga kabarangay nagaharalat. Pero beses na ini na postpone po kan 2016 sagkod ganyan. Trending na yan. Trending na. Yung baga, gaharalat sinda. Every time na may national and local election, ipopostpone ang masunod na eleksyon. Dahil ko aram po, anong pigpupugulan ninda? Anong pigpupugulan ninda sa barangay eleksyon? Yan. Ano yan? Pig-prepare ba for federalism government? Oh, yan. Correct. Okay. Kaso hapon, nag-abot si dating bayan muna representative Nery Colmenares. Igwa pala ning pinag-draft na federalization constitution and pwede palaban party ni President Duterte. Yaon duman nakabugtak ang sabi niya, pinaka-description ni Colmenares na giving the President a very formidable powers and self-serving. Dahil lang ta, itong mga nasa pwesto mo niyan, yung mismo ang magiging miyembro kan interim parliament. Dangan, ang mag-gibo, mag-craft kan mga amyenda sa constitution, itong mga pipiliyon sana, bako man ang mga elected. In other words, bakong boses kan tao ng God and ma-attempt to amend the constitution. Si Colmenares sa digdi kaso hapon dahil tanagmukna ning tigapod na Bicol regional movement against tyranny. Nahiling nindadaan na igwaki mga sintumas ang presenting administrasyon na magpapasiring sa tiraniyang pagugobyerno. Kasi ang pigahandalan kan mga iba sa tuya, igdiyo kaya na federal pag-bago form of government. And pag sinabi ko yung federal form of government, sasanglian tayong presente itang 1987 constitution. Magiging ng federal government. Magkakaigwan yung mga federal states sa Pilipinas. Ang tiganda lang duman, su-presidente. Malawig ang termino. Kaya sabi ni Colmenares, formidable powers, new formidable powers. Itong pighandalan. Oo, makadit. Na, garo mangyayari na naman kaya. So, experience yata ka itong panahon na Yeah, correct. So, presidente, dahil na maiilihir. Oo, dahil maiilihir, kundi for life na. Nag-declare ning Marcelo. Sinangliang si Constitution, kang pigabutan, 1973 Constitution. Oh, yun, nakabugtak duman na, garo, ano na baga siya? He can make both laws. An executive and legislative. And legislative, yan ka boss. Pwede siya magpaluwas ng mga executive orders, letters of instructions, ang puwersa, batas. Batas, ano sa iyang pagsasabi? Correct, ha? So, tibad, mahandit ka ini, maging batas na pagmumuda. Ano? Pwede ka na magmuda. Ano ba yan? Mahandit ang siring ka rin.
Kaya si Manay April, si Madam April, nag-loss lang sandali. Ano, tapig ko kontaktaan sa tuyang interview. Magiging speaker. Sandali lang po mga tugang. Ano, nag-loss lang si April. Dahil man kita pigbayaan. Nakulang mga fan club di si April. Kaya si April, millennial yan eh. Millennial. Nasa Generation Y. Kami naman ni ano? Hill, kami ni Hill, Generation XY, XC. Oh, yaw na po baga na. Yaw na. Imagine. Pararalit ka mo. Kami pagwara kami, dahil man nito pighanap. Igwaman, tighanap kang ina. Si Sina ina naghanap. Good evening po dyan sa inyo, madam. My mother and siblings and my father, yeah, kung mga nag-inanyog. Salamat, nag-inanyog sinangunyan sa Washington, sa US, sa West Coast. Maray na banggiman sa mga taga-Canada. Good evening po sa inyo. Maray na hapon man sa mga taga-New Zealand. Yan ang tugang kumanasaro. So, ang trivia question tangon yan, tabi, Brother Louie James. Anito? Sa trivia question mo po? Ano na ang bagong petsa kang eleksyon? Oh, pagkatapos, aram na karunin na ang petsa? Masahot ako nag-irara yung story. Noarin. Noarin, so bagong schedule. Propose na barangay and SK elections. Yeah. Ngunyan na taon. Oh, noarin ang... Eksakto na petsa. Bago na naman ini, nagluwas. Oh, hili nga. Third update. Barangay and SK election will be held on the second Monday of May 2018 instead of October 23 this year. Umagyugon mo yan, bago lang naman. Malibungon na maray. Malibungon ng maray. Dito na ipag-trivia. Iba na lang lagot na baka magka... Diba't may bago na naman magabot mo yan? Duterte signed this law, Republic Act 10952 on Monday. Sa October 2, Malacanang released to reporters a copy of signed law, October 4. The bill states, until their successor shall have been duly elected and qualified, ang gabos sa mga incumbent barangay officials shall remain in office unless sooner removed or suspended for cause. Yun. Ang gabos sa statement, ang Commission on Election nagsabi na it welcomes the news that Duterte has signed the law postponing the barangay SK election. Adjustment will be made to COMELEC's current preparation na magkukuaki bagong petsa kan elections consideration into consideration and continuing ongoing activities sa 2019 exercise na hain ang trabaho mas dakul na pigigibo. Sigon sa spokesman kan COMELEC na si James Jimenez. We advise all deputized agencies and election partners to immediately begin ramping down their election-related activities. As in, maghalat, nindagdag ng detalyeng instruction, direktiba, as in guidelines from the commission on how to move forward, sabi ni Jimenez. And memorandum from the office of the chairman on Wednesday suspended all preparations and activities in relations to barangay and SK elections. Mm-hmm. Pinospon na entero. Kay punta siguro yan, makaulay kaya ang COMELEC tadigdi. Commission on Elections. Baka makontakta ko niyan si Assistant Regional Director. Director. Si Attorney Serrano. Pinagkocontact na ngunyan kan sa tuyang technician si Attorney Romeo Serrano. Nga ina mas malinaw. Kaya siguro after na interview, dumanta na isikit. Trivia. Nga ina mas malinaw ano? Iyo. Si Attorney Romeo Serrano. Mas maray na makaulay tangunya na pagkaanga. Dakulo na pati ang nag-direct stressing unread messages ang yaon din sa cellphone ko. Ito, basahin ko lang. Republic Act 10952 nagsasabi, it shall be effective immediately following the completion of the publication
either in the official gazette or two newspapers of general circulation in the Philippines. Yao na sa linya si Attorney Romeo Serrano kan Commission on Elections. Good morning po, Attorney. Live ka po sa Budyong sa Radyo. Ini po si April, kaiba ko po si Sir James and Sir Hill. Good morning po. Attorney, i-check ta ang linya ni Attorney Romeo Serrano. Dahil naglalaog. Ayan. So, babalikan ta si Attorney Romeo Serrano in connection sa pag-postpone kang barangay elections. Good morning po, Attorney. Good morning, live ka po sa Budyong sa Radyo. Kaiba ko man po si Sir James and Sir Hill. Yeah, good morning, James. Opo. Ano na po ang pinakabagong development ngunyan sa pag-postpone po kang barangay elections, and then ano na po sa naging decision? Well, ano pa lang naman siya, no? As far as we're concerned, ongoing pa rin ang preparation, no? Hindi pa naman nasa House of Representatives pa lang naman. Wala pa, hindi pa kami nakaka-receive ng official, kasi ang sa counterpart nila sa Senate ay illegal, parang wala pang counterpart bill na pinasa sa Senate. Malinaw. Pero pwede may implement doon na sinya sa according to the abot ni Jimenez, spokesman ang pumili, na it should be effective immediately. Hello, wala nang dala na madinig. Hello, Attorney. Hello, yes, wala na akong madinig. Wala na. Ay, pakiayos daw po. Okay na po, Attorney? Okay, pero masyado mahina, no? I-check ta ang linya. Opo. So, Attorney, kasi bago may pigabasa lang po kami, from May naging October po, and then ano na po sa latest development? Well, ang primero dati, from October 1, October 31, 2016, naging October 2017. And from October 2017, naging May 14, 2018. Then, ngayon, pinopostpone naman ang proposal is to postpone it to October 2018. Pero kami, because of, hindi pa naman batas, ongoing pa rin ang preparation namin April. So, ibig sabihin, ito ang pinaka-last na decision, October 2018, or proposal? Proposal, oo. Pero sa ngayon, yung batas, na-move up, May 14, 2018 ang barangay election, barangay NSK. So if ever po, Attorney, na maging October 2018, okay lang din po ba sa estado kang komen? Yan, April, magkakaroon ng, mag-overlap na yung timelines namin, no? Sa pag na-postpone yung to October 2018, kasi filing na ng COC October 1 to 5 ng national and local. Kaya magkakapatong-patong na ang maraming mababago. And besides, kung mapupostpone yan to October 2018, meron tayong nakaschedule ng resumption of registration on July 2. Pag napostpone yan, mawawala na pati yung resumption ng registration. Kaya up to May 2019, wala na tayong registration na magkaganap. Pag-arog ka po kayo na, arog kayo ang situation kan Commission on Elections, i-consider daw po yan? Well, syempre, pinapatawag nyo naman ng Commission on Elections. Sinasabi rin ng on our side, kung magiging consequence. Pero alam mo naman, ang Commission on Elections, nag-i-implement lang naman ng batas. Nasa legislators pa rin ang final say. Para sa kaaraman po, Attorney, kan sa to yung mga para antabay, mga constituentes, and lalo na sa mga barangay officials, incumbent, and then itong mga gustong magdalagan para sa barangay elections, ano po ba talaga sa pinag-uurunan niya, tata, atras abante, atrasado itong barangay elections? Well, hindi kami dapat sumagot yan,
April, no? Mm. Kasi yun, as I mentioned earlier, eh, nag-implement lang kami ng batas. Mm. Kung kami ang masusunod, siyempre, mas gusto namin, ituloy na ang eleksyon ngayon na Mayo. Mm-hmm. Eh, ito pong ano, mga incumbent officials natin, kailan po po ito na-elect? Well, 2013 pa sila na-elect, no? 2013. Dapat 2016, tapos na ang ano nila. Mm-hmm. Mm-hmm. So, parang election na ang nakani. Ang dapat na election nila, October 31, 2016 pa. Mm-hmm. Eh, ano na ngayon, 2018 na ngayon, April, diba? Na-postpone siya to 2017, October. Tapos na-postpone na naman yun, October 2017, naging May 14, 2018. Mm-hmm. And ngayon, more than 2 years na silang ano, na-extend ang term nila. Mm-hmm. Medyo halaba na so, ano, medyo so timeline. Medyo halaba na, no? Opo. And in fact, yung hearing ng committee sa electoral reform and yung suffrage, ano? Mm. Nag-attend yung National Youth Commission, eh, parang sabi nila, dapat ituloy na kasi hindi pa na-i-implement yung batas, no? Mm. Yung batas ng yung SK Reform Act of 2015. Mm-hmm. Hindi pa yun not na-implement. Hindi pa dahil wala pang umuupo na SK pagkagawa ng batas na yun. Opo. Mm-hmm. So, pirang edad nga ni po ang pwedeng magdalagin para SK ngunyan, if ever? Pwede na magdalagan, ages 18 to 24. Mm-hmm. Pero ang composition ng buong SK is from ages 15 to 30. Oo. Masyado na siyang malaki, no? Mm. In fact, ang composition niya is 1/3 of the registered voters, no? Mm-hmm. Ng ano, ng hindi lang sa regional, pati national level. Mm. Ibig sabihin po, ang pwedeng magdalagan, edad 18 to 24, pero yung voting population, edad 15 to 30. Yes, oo. Kaya and ngayon, kung hindi yan mapupostpone na, kung may election ng May, maraming first dyan, April. Ah, oo. Maraming first, kasi first time na buboto ang ganitong edad, registered voter na SK, 18 to 30, mm-hmm, dalawang beses. Mm. Buboto siya as SK, buboto siya as regular, regular sa barangay. Ah. So, first time yan mangyayari. Na mm-hmm. So, ibig sabihin, Mm-hmm. So, ibig sabihin, tedious ang magiging proseso din from your end sa COMELEC. Yes, tapos yung ano rin yan, April, first time din ang SK, dati ang bumuboto lang at ang nagkakandidato lang, yung ages 15 to 17. Mm-hmm. Ngayon yan. Yung ages 15 to 17, buboto na lang sila, hindi na sila pwede tumakbo. Mm-hmm. So medyo ano, dakol ang mga pagbabago po sa ang lalo na pinaka-significant change dyan, April, mm-hmm, itong ano, no, itong anti-dynasty provision. Mm-hmm. No? Pag you have a incumbent, ano ka, official ka ng national hanggang sa barangay, mm-hmm, within the 7th degree of consanguinity, mm-hmm, or affinity, hindi na pwede tumakbo yung anak or kapatid sa SK. Ibig sabihin, masara pa po kamukha yan. Yes, oo. Mm-hmm. Ano yan? First time na may provision na ganyan. Mm-hmm. Kasi di ba dati, kung nalalaman, alam naman ng lahat, may mga anak ng mga, ano yan, mga anak or kamag-anak, mm-hmm, ng mga barangay captain, barangay chairman, and yung mga kamag-anak ng mga mayors, yung mga local official. Mm-hmm. Pero ngayon, hindi sila pwede tumakbo dahil may prohibition na ng ano, ng bata. Halimbawa po ako, may kapamilya ako na mga politicians, tapos nag-attempt ako na mag-file. Anong process ang aagihan po? Well, i-hold? Subject to disqualification, hold. Dahil lang yung gastos mo. Mm. Pero mga pirangal daw po yan pag-uulayan. Pag dyan ko mismo, diretso na itatanggap po sa papers ko po. Hindi, pwede kasi ministerial lang naman ang, ano eh, ang pagtanggap ng COC. Mm-mm. Kaya lang, siyempre, kilala naman ang mga opisyal, file lang ka ng disqualification. Ah, ma-file man giraray yung, tapos. Siyempre, yung kalaban mo ang hindi naman dyan matutulog, mm-hmm, diba?
madali, maski hindi, kunyari makalusot yan sa pag-file ng COC, yung kalaban mo, hindi ka lulusot sa kalaban mo. So, para maiwasan su... Oo, sayang lang ang effort mo, effort and gastos. O, ganun yun, ano, ito yun. Opo. So, attorney, if ever po, ening last na proposal, October 2018, noarin po ang ano kayan, ang registration? Wala na, tapos ng registration. Noarin ang filing po? Wala pa, hindi pa ano yung, ano, no, hindi pa nagagawa ang timeline, if ever pa postpone yan. Attorney, kung napopostpone po ang eleksyon sa probinsya kan Albay, pira po ang fiscal cost kaini o kantidad na nawawara o na nasasayang sa satuyang kaban ng gobyerno? Well, sa ano yan, kung Albay ang kaaputod mo tabi, no? Albay lang. O Hill, no? Wala kasi, highly ano kami, kasi are highly centralized. Highly centralized. National government. I see. Pero attorney, di ba, if I remember it right, may nangyari nang print na ng ballot. Ballot niyan, October 2017. Even the, ano, no, tapos na kasi, naghihintay na lang kami ng filing ng COC, no? In fact, ang form ng COC, dated yan, October 2017. Oh. Magagamit naman yan ngayon na May 2018. So, ano po ito? So, may resolution that... naman yan na pwedeng gamitin. Yung mga na-imprint na ng forms. Pero yung mag-irarize, so date na nakalaag? Oo, okay lang yun. Kasi, ano naman eh, may resolution naman. Ginawa na naman natin dati yan eh. Hindi lang naman tayo ngayon nag-postpone ng barangay. Opo. Hanggang kailan po yung last na nag-register doon sa pwedeng makaboto ngun yan? Well, the last the registration doon yung November 2017. So, abot pa naman. Oo. Pero yung November 2017, yung mga more or less 30 days na registration, hindi tayo wala tayong transfer of, registration, no? Kung the same city ka, pa-transfer ka sa barangay, hindi tayo naggawa nung a new registration lang tayo dati. Wala tayong transfer. Opo. So, attorney, maki-update na lang po kami kung ano ang panibagong development. Ito, halos lahat nag-aabang po ng barangay elections. Okay lang, no? Kung tawag lang kayo dito sa landline. Attorney, kung halimbawa mag-start na po ang aram ko, padagos ka muna na nag-preparar na anytime na mag-go na, kaya po baka mga personahes na maabot itong October 2018? Wala naman kayo, masyadong mainan naman. Attorney, kung kaya daw po ng mga personahes. Ng personnel ng COMELEC na kung ma-push itong October 2018 elections? Well, kung hindi yung ma-postpone, kaya naman. In fact, we are 80% to 90% ready. No? 80% to 90% ready. Ready na tayo ngayong May 2018. Sige po, attorney. Maraming salamat po. Shall be applied. Itong mga observance na gun ban. Oo, yan. April 14 yan, ano? April 14 start na ng gun ban, no? Mga ban on transfers, mga COMELEC ban. Start na ng April 14. And at the same time, start na rin yan ang filing ng COC. Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat din, and magandang umaga. Apo, si attorney Romeo Serrano kan Commission on Elections. Maski Sabado, open ang linya ni attorney. So, linya niya doon sa opisina ninda, no? Nasa office pa siguro, siguro. Pawara-wara lang ang linya ni Sir James. Okay na. Ayan. Adjust na, no? Gari ka ali sa Ali sa kuweba, kasabago. Kaya dahil nadadangog man ni attorney Serrano. Kaharalan talaga ngunya na election dahil sabi na ni Ralph Recto, Senator Ralph Recto, ining tulong beses na ngayang pag-postpone ng barangay election sa Wayan SK. Tulong strike na ini
sa satuyang demokratikong institusyon. Three times strike against democracy, sabi ni Senator Ralph Preto. Sabi niya na ang mga tao ngayon should not be robbed of their right to replace their leaders or renew their trust on them. And or in other words, sa constitution ta, right to suffrage. Right to suffrage. So, pili kan sa tuya mga leaders. Garo tinawan ngayon ng bonus ang mga presenting elected official sa barangay. Ayun. Iyon man. Dapat pa lang si Hill. Bako si Hill kagawad sa ano? Kagawad sa purok. Kagawad kan purok. Dapat pala ano pa, October 2016. 2013, 14, 15, 16, 17. 5 years na silang nakatukaw sa pwesto. Oh. Tipid man ang gan. Yun ang trend ba kayo? Pag national and local elections, sinabi ka sa bago, pag election ka yan, October of the same year, yun man ang election kang barangay and SK. 3 years. Kundi ba, election ko taba kang October 2016. O di, nagdagdag 2018 na ngun yan, dahil pasin na nasasanglian or nare-renew ang mandate. Dapat ma-renew sinda because nagpuon ang kampanya ni Presidente Duterte against drugs. Involved ang barangays. Barangay officials. So, the people should now decide kung sisay ang salidahan nindang mga officials na ini para maging makatotohanan ang kampanya kontra sa druga. Si President Duterte naglaog ang taong 2016 naglaog si Duterte. Na-postpone ini paglaog kang administrasyon ni Duterte. Opo, October 2016. October 31, 2016. And then October 2017 naman. Ito ko taong gusto kong maaraman. Ano itong nagpupugol sa barangay elections? Ang nagpugol man sa labag sa Kongreso, tama, palawasin na ni Act o Pagapuntang Republic Act. Yaon ang luman ang mga rason ninda na kung natatak, dahil kay poha na magkaigwaning eleksyon kang October 31st of 2016. 2016. October 2016. Tapos big move nindang sarong taon. Dahil na naman na lawos. Nagpalawas na naman sila ng Sarong Republic Act. Dahil na naman linawos. O, ngunyan na 2018, May 14, na baga, no? Second Monday. Aha. O, pero garo, mapupuspo na naman ta. I-move na naman, grare, sa October. October 2018. Na. From May 14, 2018, naging October 2018 na naman. So, balikan ta ang timeline kang pag-postpone kang barangay elections. Sa Nasyon kan Pilipinas. June to August ang Senado tapos ang Kongreso nagpasar ning 5 Senate bills seeking for the postponement of the October 31, 2016 barangay elections. Ibig sabihin nasa administration na ni Duterte. June August 2016. Gusto nin dan proponer nin bill na ipostpone sa barangay and SK elections and then manlain-lain ang mga committee hearings ang inagihan. October 25, si House Speaker Pantaleon Alvarez nagpabor sa postponement sa pagsasabing ini daw practical. Kang August to August. August. August 26, sa speech ni President Rodrigo Duterte, pinagsuportahan niya ang pagpostpone kang barangay elections. And then because of the pronouncement of the President, pinagpunduman kan Commission on Elections so printing ng ballots. Siyempre, kung October, so election, August, ongoing. So, padagos ang printing ng ballots. So, pigpundo kan Commission on Elections. So, by October 30, 2016, August 30, 2016, ang Senado nag-proponer giraray ng Senate Bill 1112 para ipostpone so barangay elections. September 6,
ang House of Representatives pinag-aprobaran ang prosupuesto na i-postpone malanggad for the second reading. So, final reading, third reading, pinag-postpone kang lower and kang Kongreso and then Senado. So, October 15, pinag-pirmahan ni Presidente Duterte ang Republic Act 10923 para i-reschedule su election from October 2016 to October 23, 2017. So, almost a year na pinag-postpone. Then, nag-abot naman kita sa taong 2017, eto na naman ang nangyari. Since, halimbawa, 2017, October 23, 2017, so inat na pinagpirmahan ni Presidente Duterte, nag-abot naman sa taong 2017, eto na naman po ang nangyari. Yun na yung isyong imbis na ilehi dosinda, so isyong i-appoint na sa so, mga barangay officials. Oo, sabi daw. So opo. Opo, sabi si Presidente Duterte da igo po ning power na mag-appoint nin interim or OIC barangay officials instead na idadaan sa election. Opo, sa elections. Then dakulon sa mga huring-huding, dakulon na mga issue na sa mga kaalyado lang da. So hindi mas hindi magiging ano, magiging productive. Opo, dakulon ang question, dakulon ang Victor belong the spoils. Mm-hmm. So, ang question naman, kung siya ay inappoint niya ang presidente, sunod daw yan sa barangay. So that's another question and issue na controversial na pinag-uoros diri. Oo, so dakulon nagkorontra dahil daw under the constitution, sa provision ng constitution, dapat da ang mga alkane through election, not through appointment or magkakaigwan ng interim board. So August 8, pinag-urunan sa Kongreso ang mga concerns about the postponement. Sabi daw, it trivializes our democratic processes. So by August 9, nag-start na naman ang printing ng ballots for October 2017 polls. So, August, or October, so almost 2 weeks man pala, ay 2 months before. Bago ang election, pinag-piprint na ang, ano, ang balota. Sabi daw, 59.6 million official ballots ang pigprint. So, yun na inisupig sabi ni Attorney Romeo Serrano, nagagamitan mo niyan. Na May ko ta, then minove na naman na October. So parang may resolution sinong pinasar na so dating nagamit na ballots, iyon ang girare ang gagamitin mo niyan. So ibig sabihin, ang date duman, iba. Although, ang nakaprint duman sa ballot, ang nakakaag duman, 2017. October 2017. Opo. October 23. Oo. Yugun mo. Anyway, blank. Oh, anyway, blank man baga ang ballot. Oh, blank pa man. Pero kwal lang yan. So ang huling piga print sa mga may pangaran na kang kandidato. So in August 14, pinagpabura na naman ng mga liga ng barangay ang postponement. Then gagawin daw na May 2019 o isa sabay sa May 2019. After the May election na national May 2019 na midterm elections. So maboto kita sa senador, House of Representatives, governor down to the municipal councilor. So most probably siguro mga October 2019 ko ta. So after na ko ta. Opo. So October 20 August 29 na naman igwan na naman na prosupuesto na i-reset na naman so election from eto na so after the midterm elections another proposal na gawin tong May 2018 pero sabi kang Congress May 2018 pero sabi kang Senado October 2018 duwa-duwa kaya ngon yan iyon na yung pinag-uururunan ta na okay na kutang May 2018, then minove na naman na October 2018. Congress. Opo. Sana nakakasunod ang pangaparaan tabay ta. Pigdidit di ita su, ano, sa timeline kang postponement. So, eto na naman. September 5,
Sukomelec pinagsuspender ang barangay and SK Pauls in Mindanao huli sa martial law. Okay, so and then igwapanin Marawi crisis. So kung nadagos ko ta, kung naipush ining May 2018, kaso igwa na naman yung bagong pagbabago, so sa Mindanao area, daiman ko ta madadagos, ngunya na May. September 11, inaprobaran sa third reading ang House Bill 6308 para ipostpone giraray so May 2018 elections. So another Senate Bill 1584 ang pinagpasar sa third reading para i-consolidate so version kang Senado and then version kang Kongreso. Ibig sabihin, mangyayari na daan sa May 2018. Ayan, sana nakakasunod sa timeline kang postponement or atras abanteng election para sa barangay. So ang last na ano, May 2018. Three weeks before the scheduled polls, pinagpirmahan giraray ni Presidente Duterte ang panibagong Acta Republica, Republic Act 10952, rescheduling the barangay elections giraray na Mayo 2018. Yugun mo yan, Mayo 2018. So ngunya na yan na May 2018. Yes. Eh di yun na yung last. No, natapos sa taong 2017, May 2018. So bigbabana-bana na magiging election. 2018 na, nagbagong taon na. Bagong taon. Wala pa rin nagbabagong buhay. May 2018 na, January 31, pig limit kang Commission on Elections ang suspension ng barangay and SK poll sa Marawi City. So iba, sabi daw, dati baga so pig-postpone mo na sa buong Mindanao ngaya dahil iguanin crisis na pinag-agihan. And then naging decision kang January 31, Marawi lang ang ma-postpone. But the other areas in Mindanao will push through the elections. So Feb 6, sabi naman kan Commission on Elections and then ang DILG, Department of Interior and Local Government, ang May 2018 election ay madadagos. So sabi kang election watchdog National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL, opo, gusto nila pinag inguwan na makaulay ang kongreso or mapatupod ang kongreso na dapat day naman ang ipag ano pagpostpone ang village polls or barangay elections. Ang pinirmahan na Republika Acta, inuining national law na pinirmahan ni Duterte kan Lunes pa sana, inuining Republic Act 10952 na nagsasabi na piga-postpone ang barangay and sangguniang kabataang elections to second Monday of May 2018. Mm-hmm. Oh, yan, yung karoon na yan, trivia tango niya. Oo. So, digdi pa, yan so latest na yan, tabi, Sir James. Oh, so latest. Oo. Ito pa, ng Feb 26, sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, gusto na naman i-reset ang election. Ayan, kaya from May 2018, pinag-ururunan ngunyan na Marso 12 pa sana with the 14-2 votes. Sa House Committee, isa-set na naman da October 2018. So suportado man ito ni Oriental Mindoro 2nd District Representative Umali na postponement. So kang ano kang Marso 13, ano pwede sa ngunyan? 17. So yun, napag-urunan na naman na October 2018. So top Senate leaders say the timeline is too tight to pass a postponement bill in the Senate. At this point, there is no counterpart measure filed in the Senate yet. Congress is set to go on break. Ayan, ma-break na. Oh,
Kaya, opo, kung ano siguro yung lasa na napag-urunan, possible. Kasi ma-break na sa March 24 to May 13. Ansinado. Oo. Kung pag-urunan pa after May 13, parang hindi na, ano. Short na. Opo. Kapus pala. Oo. So, ang ano, March 14, House Bill 7378, another postponement measure consolidating other bills, other postponement is passed on second reading. Oho. Iyan ang binayaran. Iyo ang nag-propose na i-move to the second Monday of October 2018. Okay. So, ngayon yan. Second Monday, pecha otso. So, ang trivia tangon yan, ano ba ya ang pinakalast na petsa kan pag-ururon? Nagkariribong. Pero binalikan ta lang. Yeah. Nani mas malinaw baga sa ano ta? So, sa sabing, listeners ta. Kaya po na turn of events. So, ang bill, House Bill, kang Marso 14, pinasarnan kang Kongreso, approve on second reading. Gusto sabi yun, maagi pa ining third reading. And thereafter, supirma kang presidente na an election kan barangay and SK sa second Monday na kang Oktubre sa presenting taon na ini. Pero sabi ba ni Attorney Romy Serrano, okay naman sana may ano, ready naman pa. Habang dae pa iyan nagiging Republic Act, tanang ipupuyang kan signature kang Office of the President or the President himself. Na ano pa lang yan, nasa reading pa. Para sa COMELEC, lawos ang sa endang election sa second Monday of May 2018. Kasi yung preparation nila, all para set for May. For May na yan. But of course, sabi nila, sinda man sa nag-implement man sa nakang batas. Kung makapasar yan on third and final reading, makaabot sa opisina sa Malacanang, mapirma ang presidente, ang election, October 8. October 8. 2018. Pero magang Lunes ang ano ta? Second Monday. So ang trivia ta, ano ang pinakahuring petsa na ang pinag-uurunan? Election. Pinag-hurugot-hugot atras abante ni kasi anong kanta? Payani agbayani. Gusto talagang sabi digde kang sa tuyang texter, gusto talagang i-postpone ni Digong ang election sa barangay nganing rematehon ang mga imbuelto talaga na mga kapitan sa droga, na mga tuta man kang politiko na protektor sa droga. Kaya ngani, tinawan niya na kikarapatan na mag-issue kisubpina ang mga namumuno kan PNP sa mga imbuelto sa barangay. Iyan na ang pagpuon kan paglinig kang opisyales sa barangay na imbolto sa droga. Pait, Digong, runuton mo sinda. Ayan. Runuton. Ano po ang tanong? Anong petsa po ang pinakahuring pinag-uurulayan na petsa? Opo. Para sa election. Good morning po, Ma'am Yer. Gapot sa estudyante kung madumanda ako sa eskwelahan. Igwa pa rin din sa tuyang mga nagpaabot kan sa inang kasimbagan, yaon kay manager Hill. Hi, Madam April. Musta po kamo dyan sa radio station nyo? Lika po, mag-watermelon shake po. Hi sa mga taga-Baaw at dyan sa security, arms, guns, and ammunitions, Legazpi. God bless. Good morning, Patabi. Madam Ann ng Camp Ola, Legazpi City. Good morning sa mga nagdadangog sa tuyang Facebook live streaming. Anong mga kasimbagan dyan, Tabi, Sir Hill? Yo, kadakul na ini. Pigil lista ko lang. Dakul na nagpaabot kan sa ng mga reaksyon. Alo yun naman agad. Ako yun, na excite naman na baka taon naman namang chance yung ibang mga barangay officials. Pero, pwede man girara yan, no? Di ba hanggang 3 terms ang barangay? Apo, ang mga barangay officials. So, kung first term ni Kapitan Indungon yan, malas nyo. So, mga gusto ng masalida ha. Ta, pwede pa si Kapitan na prolong lang so sa iyong pagtukaw. Pero, ang termino niya, good as 1 term pa man giraray. Ano, Sir James? First term niya, mas kina-extend up to 5 years yung ano niya, yung service.
counted as one term pa man lang ito. Pag nag-three terms ka na, saka pa lang. Pwede magdalaga, no? True. Mm-mm. Not qualified to run. Opo. Good morning, Vin, hari ng Legazpi. Nagdadangog pirmi ni si Vin. Ang sa tuyang avid listener. May message kaligihali kay 1020. Sabi niya, kung talagang gustong magkamalawos ang eleksyon, siguro gusto sabihin niya, ngunyan na Mayo. Yun ang siguro kasi sabi niya, may ano baganda, may veto power baganda nga si Digong. Siguro, ang gusto sabihin niya rin is, kung makapasar itong pigisabit ang third and final reading, maduman sa Malacanang, na i-postpone na naman ang eleksyon, pasiring na naman sa October 8, i-veto niya. Lawos umay. Para dagos sumay. Gaya ng gusto sabihin niya. No? Lawos umay. Kaya nagaprepare rin ko umalik man dyan. Sa May 14. Tapos ko man sinda ikang private sa mga magiging desisyon kan Malacanang. Iyo. Wala tatapin. ang gusto ko itang maaraman, ano ba yung pinag-uuruna niya? Tata, ano? Pinag-postpone tabi, Sir James. Sa ilig mo, anong nagpupugol para pirmahan ini? Ang ibang mga political analyst na pinagkaputamang kaya, nagtaramsinda na garo ba nga igwang pinaghahabol na panahon itong pagbago kang konstitusyon na kung dahil na amyendaran ang konstitusyon, dahil mapapahiling ni Duterte ang tunay niyang pagiging, sabing, pagiging, we call it, ano, ang sa iyang pag-leader baga sa satuya, pagpahiling niya ang parang authoritarian, di ba? Ano-ano sa Bicol lang authoritarian. So, no. Iyon yan ang sistema kan sa iyang liderato. Sagod na, dahil na amyendahan ang konstitusyon, dahil niya ito mapapakusog na sa iyang authoritarian power. Pero kung maamyendahan na ang konstitusyon, iyon na yung pigaditan ni dating bayan muna representative Nere Colmenares na magbubuelo na ang sa iyang formidable powers. Kaya habang yaon pa ang konstitusyon nag-existir, dahil siya basta-basta nakakalaog kung papaano. Kaya kumbaga sa ano, ang sa iyang mga priorities and concerns na tatawan niya ng focus, garo malabo. Dahil niya aram kung saan ang inuto niya eh. Kung inuto niya ang pighabol niya dyan, ito makambiyohan ang konstitusyon eh. Maging federalized system. Taigwan na nga ni kay mga draft propositions ang PDP Laban Party na pigpaluwas ni Colmenares sa publiko. Ini nga niya, pinag-draft na ini, arog nga niya kaya ini ang magiging federalized constitution. So, igwa nin mga nangyayari sa tuyang nasyon na di aram kang publiko na pero aram ka ini mga alipores ni Presidente Duterte sa mga kaalyado ni Duterte, aram yan na pigtatago ninda sa publiko. Kaya sabi ni Colmenares, pero baga nagiging deceiving ang sa tuyang pag-gobyerno sa bunyan. Ini ang mga bagay na kunda ita i-asserter, lalo-lalo na ang media, kung magpaparaluyo-luyo pa sa media, ay maluya naman ang buot ka mga tao. So, yun yung mga rasones. Kung niya nga ta, nag-kurukambyo, may mga issues na national na natatabunan sa issue kan eleksyon. Because, naturally, ang mga Pilipino, ang sa indang political pastime, iyo ang eleksyon. So, ibig sabihin, yung pinag-proponir na federal government ang nakaka... Iyo talagang pagkahabol dyan. Makambiyohan ang konstitusyon. Pag dahil nakambiyohan ang konstitusyon, dahil man mangyari yan, federalized. So, anong maut sabihin ka yan? Para sararuan na lang ngaya, ipospuna mo lang election. If ever magbago man sa nangaya, may amendment sa gigibuan sa konstitusyon. Just imagine, for barangay election, alam mo kung pira ang fiscal cost, naabot pa lang sa barangay elections lang, 6,090,322,325. Tumagastos. Magastos. Doon mo gagastos niya kang gobyerno. Kaya ako nga nahapot ko sa bago kay Atty. Serrano,
kung sa Albay, iguman ki equivalent fiscal cost. Na imang palang data. Sa haliduman, o, pigababa man sa naligde. O, pigababa man sa naligde. So, imagine, araw ka ni, siguro gusto makatipid kang gobyerno. Kaya araw ka yan, na-postpone. And then at the same time, kuan man na malinga man na tao, madivert sa ibang mga kapalpakan ang nangyayari. May mga diversionary man, eh. Di ba? Araw kay nangyayari kay Muka, babawi undaan niya itong ano? Statue of Rome. Kuan ko ngayon naman sa Roma itong statue. Ibalik na ngayon din sa Pilipinas. Paano ngayon? Binawi na ngayon ni Tatay Digong ang pagiging miyembro sa International Report. Sabi ko, ano? Ang statue, bako yung estatwa? Sa yun, saro yan na instrumento na pinipirmahan kan lambang nasyon. Ang nagsimbag kasubanggi sa kuya, ta si Presidente, nagdeklara na nag-withdraw na siya sa ICC. International Criminal Court. Kung ipig sabi sa nabaga naman, ICC. ICC. Nagsimbag sa text, oy, masupog man ka mo, diretso ang presidente mag-withdraw. Pirak nindo. Pirak nindo. Puros kak ako. Ano yan, sa ATM? Nagkakakampate akong bumagi. Kaya bako ribong ang nindo, tao eh. Bako manindo kwarta yan. Oh. Nag-withdraw si presidente. ICC. Ano yan, ATM? Nag-withdraw sa ATM. Talaga naman ang buhay tayo. Pag umanin doon kwarta. Pasawain, ano? Pasawain. Kaya so, paribungon mo nga, ang tao, tanganing, hindi maintindihan kung ano yung intensyon kang gobyerno. Pero maray na sa nabaga, tabi, Sir James, na yung October 2017 na ballots, pwede pala gamiton. Pwede pa. Pwede para dahil masyado nagastusan ang... Dahil magastusan ang gaya. Kung malawos, ganyan, na May 14, 2018. Oo. Pero kung gusto talaga ni Duterte, eto nga, ego akong nabasa, nasabi ni Duterte kang March 2, I say, let's have an election. So, abo, kota talaga ni Duterte. Na ma-postpone. Apo, na i-postpone. So, if the barangay captains backed by drug money win, it would be another war, another killing. Garadanan, gararay. Pinang barangay captain so nagadan sa ano? Sa paglaog ni President Duterte related to drugs, di ba? Iguan kadakol ng mga pigbaybas. May mayor pa. Halos kadakol ng mga barangay officials ang naimbuelto sa droga kasabay duman sa mga binawianin buhay. Pero para sa tuya na ano, media practitioners, mapwede siguro magparabulos ng dugo. No need, no? May kwan yan eh. May soul. O kaya may kalag. Mapwede na gadon mo sana. At kami ito, igwangani kita ng korte. Yan eh. At apigay ni Tanindo si, ano, si Chief Justice Reno. Idaan sa due process. Yan, sa due process. Hindi sa dahas. Kasi ito sa bala. Kaso ang counter naman dyan kang mga polis, nanlaban eh. Iyo, mag-apirme ang reason. Matapos, agadon nila, anipay nga, declare nga ng terorista. Kasi na lang yan, naglalaban, pinagamit ang bala. Dahil nasin ng kaibahan sa mga terorista pala. Oo. Ano na nung ganyan pala ng, ano, ang update sa ano war on drugs? Sisay na nagkakapot, PDEA o polis? PDEA. Alas na ngayon PDEA. Okay, pala hindi na uso ngayon yung ano, nanlaban. Nanlaban. Hindi na uso. Ano ito? Gas-gas na ito. Gas-gas na yan, nanlaban. Tapos may badil na nagadan nga. So, badil katanning kang biktima. Pero parariho ang serial number. Parehas sa in ang serial. Serial number kang badil. Parehas sa? Nagabalik-balik. Onse minutos na makalis an alas 11 din pagkaaga an na Sir James Sir Manager dakulon ang mga text message dakulon ang ganang unyan pira ang papaganaon mo ganyan tabi manager na miss ka kang mga paraan tabay kaya pagpara request na ko mga
Mga tulong nga yata, be, ano, Madam April. Masang taong na sa mga daing relasyon doon sa trivia. Ah, ah, so, ano yun? Mga reaction. Para ini kay Professor April, Maria, ah, April Meyer. Chocolates na yung bibilhin ko. Ali ini kay 5833. Ka talaga 5833, ha? Yata, ito tama baka chocolate. Oh, chocolate sana yung bibilhin ko kanina, Ma'am April. Kaso, naisip ko, naisip kita pala. Mm. Nagpa-load na lang ako. Alam mo kung bakit? Chocolate lang naman yun eh. Mas sweet ka pa doon. Grabe ang mga digad eh. Ayun. Ano pa daan dyan? 6939, hayay na naman si mga na mga barangay official, tadayin na naman lawos sa eleksyon. Sige. Si Saipan. Nata, sarawa na ka mo. Ikatabi, Sir James. Naiiling mo pa so, ano nindo, Kapitan? Ah, you? Tiga-review ko nga na isulistahan ko. Ah, dahil di sa Legazpi, man. Igo siguro mga 20 kapitan na nasa listahan kan tukhang. Ayo. Ayoyo. May nagaharap pat pamangirare ano kang trivia. Aro kani. Ang election ta naka-schedule po yan second Monday of May 2018. Kundi sa Kongreso on second reading approve na i-postpone ining May 14. On second Monday kang May 2018 na barangay and SK elections. O yan, ang tribyata, kung ini makapasar sa Kongreso, mapirmahan kang presidente, magiini yung akta republika, ang question, no arin ang election kang barangay and SK ngunyan na taon. Ito ipinopospon nga ni Ninda sa May 14, 2018. Ito, batas na itong May 14 na ito. Gusto na naman Nindang i-postpone. Sa anong petsa, anong bulan, kaining taon? Baka may mag-text naman dyan, Sir Hill Tabe. Dahil mo nga ipagbasaon pag tama. Petsa yan, ha? Kaya, dahil mo na pagbabasa ni Sir Hill. Sabi ni Karima, para uras, para Karima, para orasyon. O Perlas, Preto, Diaz, or Sagon. Tama po ang sayo mong kasimbaga. Para orasyon. May tama tulos. Para orasyon. May tama tulos. Si Saipel. Pigakopya ko po. Ano, tanganing magkamiridbidang ko ang sa inyong mga numbers. Pero ano po ini, ah? Kami sa nakakaarap kayo ng mga numbers nito. Dahil may man ini. Pigs. Pig papahiling sa ibang mga mata. Kami lang ni April tapos ni James na nakakahiling kayo. Pag binasa mo yan, nakunan sa ilang matex. Ala. Sigurado naman sa mga taga London, loon, dito. 6246. Di ko magets. Okay, si Bong. Okay, tama po ang simbag mo, Bong. Kopyaon ko naman ng unaan sa imong number. James, padago sa daw. Luaring kita, ma-eleksyon. Yan, ma-eleksyon. Pero dakul na ang tamang andyan, kasi bagay tayo. Kadaklan man talaga tama ang answer. Wow. Okay. Dakul na po paganaw ni, ano, ni manager ngunyan. Kulog na naman nga niya ang ano ko eh. Ah, ang kamot mo. Dakul na ang texters ngunyan na pagkaagay. Gaman digding mga nagtitext sa kuyang Silipun sa Globe Line. Abunin dong Globe Line. Ako ang nagbabasa sa Globe Line. Ayan, so dako na naghahapot. Hari ng Legazpi, good morning po. Ano po ang tanong? Ano po ang hapot? Dako na naghahapot tulos kang trivia kasi bago. Sabi dyan, ikaw pa dyan na text message. Salamat ngayon na kumpleto ka mong tulong. Eyo. Padago si 5833 ika talaga rin sa. Pig may pahabol. Good morning Tabi, Ma'am Mary Sarte, ang dati ming dean sa College of Arts and Letters and ganyan, yao na sa ano JP tutorial. Good morning po. Madam Eileen Luzon, good morning. Nagdadawag man ngayon si Madam Eileen. Si Eileen, nagluluto na ngayon si Eileen. Nagluluto na ngayon si Madam Eileen. Ayan. Gariwan sila mo na naman ang pangutuan. Ang pahabol ni Bong, ni Renz, kang 583.
Kung araw-araw ko maririnig boses mo, Ma'am, April, edi wala na lang sana malungkot na araw ang dadaan sa buhay ko. Pasko. Wow. Malungkot pala ang ano mo ngayon. Ang araw mo ngayon. Sir James, sa pinaka-latest, or as of March 12 ini, ang evacuista 6,484 or kabaing ini nin 1,641 family na pamilya. Sa 10 evacuation centers. Oo. Ano ang update kang mga opisyales di gobyerno ta? Sabi ni Jokes Nunez, ang barkada ta diyan, ang mga yao na sana sa evacuation center. Igwa sa Anuling, sa Anuling kamali. Iguaning 378 sa Tabaco, iguaki hali sa barangay na Sipit, sa Magapo, sa Uson, as in Buang. Malilipot, 779, Kanaway, San Roque, sa bali 1,641 individual. Iyon na sa nainyo may mga evacuees. Sa Anuling, kamalig, 378, Kalbayog, sa Malilipot. And part of Tabaco. Anday na, Legazpi City, Santo Domingo, Daraga. Ligaw. Oo, so Daraga wala na din. Wala na sa Daraga, wala na. So, ang igwan mo niya ng mga evacuees sa Kamalig, igwa pa nga niya na 1,603 persons, kabaing yan in 378 families. Sa Gilubatan, igwa pa nin evacuees na maabot sa 310. Adit na lang pala sa Gilubatan. 310 or 79 families. Mas dakol kaya sa Gilubatan, so mga prone sa ano sa lahar. Aning mulat bukat grande. Sa Tabaco, igwa pa nin 1,627 persons o 405 families. Malilipot, igwa pa nin 29. So, ibig sabihin, pinakadakol sa Malilipot. Uh-huh. Oo. 1,641 individuals? Oo. So, didi sa March 12 data, 2,944 individuals or 779 families. Sa Santo Domingo, gabus na na-evacuate, na-decamp, or nag-orulian na. So, 11,235 na persona. Ligao City, wala na din na mga evacuees. So, all in all, igwa kita nin evacuees sa Malilipot, Tabaco. So, sa first district pa lang dakol na evacuees. Kamalig din Gilubatan. Bali, apat na sana. Kamalig, Gilubatan, Malilipot, and then Tabaco. 1,641 families. Sabi kang P-Box, generally quiet ngayon may volcano, pero igwa nang na-restusin ng garo apat sa ng volcanic earthquakes, 29 rockfall events yesterday. Kung nahiling daa, garo butog pa ang may volcano. Hubag pa. Or inflated. Kung kinumpara ni daan, baseline ni daan na na-register sa inyong instrumento mga 10 days ago, and then before na nagkaigwa ki eruptive condition ng volcano na pinag-declare na alert level 4. So in other words, igwa pa ngayag iraray ning posibleng pagbuga ang mayong volcano pero bako na masyadong explosive hazardous, sabi ninda. Pero yaong mga pamangiraray ang posibilidad. Yaong pagiraray ang posibilidad. Dahil tanas alert level 3 pa. Alert level 3 pa. Pero sabi ninda, less kwa na ngayon ni hazardous. Sa indang term ninda, bako na masyado aro kay itong violent. Ibig sabihin, bako na so, ano, so dakula o na ano? Oo, dahil na so Big Bang. Oo. Pero ang mga pilots, kan aeroplano, si pinagpatanidan, napatanidan itong mga pilots sa aeroplano, dali magiraray mag-agi dyan sa harani, sa summit o tuktok ang bulkan mayon at ibat magbuga ngayon aso kaya delikado sa mga eroplano. That's the same ang sa indang so we are expecting na most probably pag nagdurar pagirar ni aro kining kondisyon pwedeng ibaba na naman ang alert level sa alert level 2.
So, mga pirang ano daw so mga parameters. Apo, parameters. Ang parameters sige pagbaba kang degassing and sulfuric sulfur dioxide emission. Sabi nila 2,077 tons per day. Pag nagbaba ini and then so ano gustong sabihon na nagaluya naman ang ano ang pagsakat ng magma. Ining magma na pitaas. Taan nagliyari ko niyan, ito lang lava, kung lang daa gravity driven ang lapagluwas kang lava. Na pwede man madara na magkaigwa kipigapod na sectoral collapse. Digisangimot kang vulkan. Narukan na kuwang kang lava. Yan ang mga pigabantayan po irari kang mga volcanologists na posibleng mangyari sa mayong volcano. Marina agad dyan sa Indo Madam, Pits Rivero. Galing Taiwan. Good morning, Tavi Pits, and sa tuyang avid listener, avid viewer sa kabilang ibayo. Good morning. And Unik, ano man yung mga ligdi sa mga texter staff, ang ranta man ligdi. Oy, 5833, no rin po ang anniversary nindo. Madali na, sa August 5. August 5. Ayun. Ang pilot episode ni August. Si Smorgasbord. Si 3714. Minsan si Alisa Ili. Minsan, unya naman si Myra Calio. Sport 3, Malinaw, Albay. Iwasan ang matataba at mamantika at maalat. Iwasan. Balance ang pagkain at panatiling tama ang timbang. Okay. Saan yun na pagkauna yan? Nutritionist din. Nutritionist. Okay, tama ang simbag po ni Jesse D. Virac Catanduanes. Kaya nag-apot po siya. Tama po simbag ko. Ayun po. Dahil ko lang isa rin ay 1020 dahil na pigagalang ang presenteng konstitusyon kan mayorya dyan sa Kongreso. Balgang una bago amyenda. Ayun. May comment pa siya. Ha? Kung araw-araw kong marinig boses mo, ayun na, nabasa ko na ini. Ay, si Bong 3917, tama po ang answer mo. Sigurado naman sa mga taga... Okay. Si Karima, para yun na. Si puro ini kay Karima baga. Pagana tabian gabos 6246. Gabos pa lang bata da kulon iyan. Gabos gulpi yan. Mga naang kita diyan. 7034. Si makibanga ka yan si ano Sir James. Oh. Yuk-yuk of Barayong Ligaw City, tama po ang sagot nyo. Ayay na naman sa mga si Jessa, si uli kompleto, second Monday of October po, sagot ko, sabi ni 8136, eksakto uni. Si Arsenio Briogo Jr. ng Legazpi. Si Tom ng Bunot, opo, 1020 siya. Tama po ang sagot niya. Ang ano niya is May 14, 2018 ang sagot niya. Iyo kay ang pigapotang niya na ini ang totoong yaon sa batas na May 14, 2018 election o tronta naman po ano. Pero sa Kongreso ng niyan approve na on second reading ining May 14, 2018 pinopostpone na naman. Sa ngunya na taon sa Urabanti pa Kimaray. Ano nga ang hapotang niyan nuarin itong election na pinopostpone ini yung May 14, 2018. Magandang umaga po, Madam April. Take care always kay 3917. Opo, Bong. Good morning kay Sir Macol Bolaños. Naghihilingon niyan sa tuya. Kadakol. Kadakol pa rin ding text na dahil ko pa nabubuksan. Kulibat daan ni, ano, ni Nivin. No rin daan itong so, ano ang update itong pag-revive daan? Or ma-election kang board sa, sa APEC? Or Aleko. Aleko, pinakapot nyo hindi Aleko eh. Mga manipik. Sa Aleko. Okay, sabi, kita bago kayo. Na daan po, dahil na itong pinakapot na interim board. O, ang apod dito. So, latak na board.
Si Mami Jean Raposa, nagdadamugman ko niyan, galing sa kabilang Ibayo din. Good morning po. Good morning, madam. Anong exact location? Sa Washington. Washington, D.C. Washington po siya. Bako po dyan sa Washington sa sa Legazpi. Nasa kabilang Ibayo. Overseas, Washington. Opo. Mm-hmm. Kadako lang mga text messages. 26 minutos na makalis po ang alas 11 in pagkaaga. Kasabago nababanggit mo tabi, Sir James, si Mocha Uson. Mm. Si Mocha Uson pala, naka-8 foreign trips. Ibig sabihin, 8 beses na nagbiyahe pasiring sa ibang bansa. Yes, sa ibang nasyon. Nagsend daw siya. Si Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson ang nakalibot na sa manlain na mga lugar. Nationals. Opo, manlain na mga nasyones sa luwas po kan Pilipinas. So, dakol ng mga pinagdumanan, ni Mocha Uson ang Japan, United Kingdom, June 2017, United Kingdom kang August 2017, Grand Britannia. Sa Italia, nakaduma naman siya kang January 26 to February 1. Italia. Nagpa-Italy siya. Tulo. Tulo na. Tapos sa New York. Apo, kang September 16, kang September 16 to 26, 2017. Sa UN General Assembly. Lima. Apo, kaiba niya si Andanar. Panglima ining London. Ah, London. Nagpa-London siya kang August 3 to 12, 2017 para sa Barrio Fiesta Celebration. Naggastos ning 201 million. At 201,635. Kasi ko, 201,000 pala. 1,000. So, tawad, balikan na sa mga gastos. Nagpa-China siya, panglima, panganim na, China, kang May 10 to May 15, 2017, naggastos ning 69,623. Nagpa-Russia siya, di ba, yung last. Nagpa-Russia siya, naggastos ning 45,910. Pang-anim na yun. Oo. Pampito na. Pampito? Oo. Pampito sa Vietnam, November 8 to 12, 2017. Then pang-walo sa India, naggastos ning 26,434. Ayan, nakulo na ang nadumanan ni ni PCOO Undersecretary Mocha Uson. Yan, kadaklan, kaiba si President Duterte. Iyo. Marito talaga. Talaga, privilege talaga ang babae. Ang barita ko mandigdi, mas halagaw ang buhay kan mga babae kisa mga lalaki. Women live longer lives than men. Matadaw yan, mas halagaw da ang lifespan kan lalaki. Ay kan babae kisa lalaki. Sabi na, this is nga a fact. F-A-C-T. Nyata da ata. Masalah. Ta, an average da sa mga edad kang kababaihan, 82 sa anyos. An mga lalaki da, 79 years old. Kaya alangkaw ang lifespan kan babae. Pero sabi digdi, ang mga babae, ang mga lalaki ngayon, kung nakadungdung ngayon sa daghan kan babae, mas naghahaloy ang sa indang buhay. Niya nga, Manda. Paborito ininihil ini. At pasaway ini na buksan ko digding istorya. Yugon mo ini. Yugon mo. Yung yung digding mo niyan, managat. It might not sound fair, but it's all due to generics and lifestyle. Sabi nila. Pero, men generally lead more unhealthy lives. Kaya, mas halawig ang buhay kang babae kaysa lalaki. Halawig ang babae. Aram mo naman, ang mga pagkakan kaya, pili-pili. Di si Duterte pa, mahalawig ang buhay. Mahalawig buhay. May kaibang babae.
Ano ba? Eh, yung mga pigsing it po tulo siya. Parang itataram kong kadaklan. Ang lalaki na nakadungdung sa daghan kan babae, nag-aloy ang buhay. Kung dasa kay Hill, kung totoo yung kay Hill. Aren. Pag ang lalaki na nakadungdung sa daghan kan babae, nahaloy ang buhay. Ay, dahil na ko yung paglamay. Today, akong haram dyan. Pasensya na po, kansa ko yung kaignorantihan. Ay, yun sa dahon. Kwan yan. Ayan, very strict and parents kaya nila. Oh, researchers reveals, staring at women's breasts makes men live longer. Yung mo, ano? Yung. Oh, linga. Yung. Ibigaw. Oh, di ba? Ang pagprahiling na lugar. Si Monica Berlon, tama ang answer. Si Vin, ang hari ng Legazpi, tama man. Si Mike, 2879, tama ang answer. Si 8136, tama man. Si 9094, si Mark, tama ang answer. Nag-aarap po sila kung tama lang ang answer ninda. Okay, tama po ang answer ninda. Daming lang muna i-reveal kung ano yan na pizza and bulan kaining tao. Tapos kung grano ang premyo. Tapos kung grano ang premyo. Barang ba nga sila? Oh po. Good morning sa ka, boss. Naginanyog po, Consumers Rice Watch, Bicol. Mm-mm. Eh, di aram kayo ni Sir Toy, kung noarinda so ano, sa APEC. So APEC? Oo, sa election. Opo. May nagapot kaya tabi, Sir, ano, Toy, kung noarinda po, so... Aleko ang pighapot ni din. Aleko. Si Aleko. Eh. Ah, Aleko. So mga ano na yun. Board of Directors kang Aleko. Pero may kuwang kaya ng NEA. That should be sanctioned by NEA. Ang NEA ang nag-initiate kaya primero magkagugi public hearing kan mga consumer national national electrified electrified yun eh dapat tinuyon niya si Ripon kaya ni Presidential Commission on Tigraph national electrified ano basaan kasi natatadagit ini si Hari ng Legazpi si Vin pakitaram dyan sa texter ni Ma'am April dain niya pag para agihon sa ngawa kung magiting siyang Bicolano, magpahiling siya kay Ma'am April. Tabaad, mainutan ko siya. Ah, una ko lamang, dagito na si Vin. Si Vin talaga, pasaway. good morning, sabi, tabi, Sir Toy. Madam April, God bless po. Salamat, tabi. Mm-hmm. Kulibat ko, tabi, kay Mr. Bandol. Ano, tabi, ang update pag ribay kang board sa Aleko? Oh. Sir James, ikapalan piga po. Wala ko dyan ng knowledge. Si Toy dyan naka-isi. Yung mananggat, ang Aleko, kwan yan, so sabing, iyo ang may franchise na mag-operate kan electric cooperative na pinagpapadalagan kan anining ining APEC. APEC. Ang APEC, ang dapat kontrata kayan sa pigapod na management lang ang sa indang kakaputan. Mm-hmm. Pero ngunyan, ang apek, iba na ang, kung sabi ko, oh, ano na nangyayari dyan? Management and operations. Oo. Ano ba na ang style dyan? Garo baga, ang apek, iyon nalugod ng franchise holder. Iyon eh. Nari, pero this is nangyari sa ito yung kooperatiba dahil sa mga leaders tang nangyari na araw kaya sa indang decision, nasabi na pag naglaw na yung apek, maray na ang servisyo kan sa tuyang kooperatiba. Lalo na James, ano? Baka si Toy ni nag-aapod. Kaya, yun si Toy yan. Isa na lang. Hello po, sir. Sir, yun eh. Sir Toy? Yun? Yun. Ang oras, alas 11:35. Ah, dahil ba? Ah, iba man. Ngunyan, James, ang ano pala, balikan tayo itong si, kasi ito baga sa ano ta, sa 69th Multiple District State Convention, kang Lions Clubs sa Bilog na Pilipinas, sa SMX Aura Convention Center sa BGC. Dumanta na i-confirm o ilihir ang bagong gobernador ta. Oh, bagong district governor sa District 30182. Oo, bagong first vice district governor and second vice district governor. Pero yun na po ini, ang sigurado na ini si District Governor Manny Rosales from Batangas. Rosales, Batangas. Ang magiging niyang first vice district governor si Wenny Bico. Oo, ang ibubutuhan. Kasi mayong kalaban. Mayong kalaban nga eh. So second vice district governor, si Benny Antiporda. Oh,
Agamidya yan pa rin. Ayo, si Benny, si Benny Antipor, dati yan na presidente kang National Press Club. National Press Club. Yan. Iyo yan nagpiyansa sa kuya, duman sa Masbati kong case na libel. Ayun. Hindi kami dumahan. Kami ko mo, no? Maraming matayaw ka rin. Leon ka naman. Saka ano, masingil ka na. Tapos, dati ining membro kang board of directors kang SBMA. Oh, sa Subic Bay, Metropolitan Authority. And siya man ang dating presidente kan Pasay City Host Lions Club. Mm. So, piling ano kani makakasabay ko inita pag nagi na siyang governor, ako man ang magiging ano kang first vice president ka man ah. Second vice. Oh, second vice. Kaya sabay-sabay ang pag ano man, pag ano. Abante. Kapag second vice, second vice ako kunyan. Mm-hmm. Second vice man si Benny. Pag first vice niya, ma first vice man ako. Sa local ta. Pag governor niya, maduman naman ako. Ayaw ah. So makakasabay ko siya. Iyo yun ang sabi ng naghihiro talaga ang political kuan, positions kan mo sa Lions. At saan, iisuryan taang listeners ta and viewers kan trip din do last Saturday. Yaon sa linya si Sir Toy Reynoso. Mare na pag-aaga tabi, Sir Toy. Oh, Toy. Good morning. Morning. Good morning po. Good morning, Sir Kapos. Si April. Teka muna, April. Oops. Dari ka isu mo sa aki ko sa bio. Kaano pa? Dari ka isu mo sa aki ko sa bio those days. Anong pangaran po, sir? Maureen Reynoso. Maureen Reynoso. Di ko tanda tabi, sir. Pira na edad ni sir ni ano ni aki mo? Si Mau. Apo? Si Maui Reynoso. Maui. Ah, Maui Reynoso. Ibi English gid yan, sir? Audiovisual. Ah, audiovisual. Yes, kabatch ko po si Mau. Kabatch mo po. Apo? Si Maui. Nag-overtime ka mo sa harong. Iba pong ko... AB journalism po ako. Kabatch ko ito siya. Opo. Observational si Mao. Anyway, opo. Manood sa aneko, sa'yo po na sa sala. Mas na ko lang haram kaya ni Mayor Rosal. Kuna, ni Amigong Elmer. Sabi na ikaw na lang, sir. Nasa mo na naman pasaway ka. Pasaway ka. Dayman, dayman. Ano kayo ni? Dahil kita pwede maghihimsa kan may pamatbinang lumunay. Iyon. May video ni Power kang niya. May stepping power baga dyan niya. Managod ka sa pagpalakaw at pagpadalagan ka ng mga kooperatiba. Yes, definitely. Tulog pa sa mga ailing kooperatives na aramdaman palago sa iyon ng mga administrasyon na naging kunyan ini, naging napuno-puno o pano-pano inining korupsyon. Niya, ERC, Department of Energy, pero medyan ang nangyayari sa nabuhatan. Very bad you din sa the consumers. Parehas kang nangyari sa Aleko. Pinakiaraman kang gabos. Dulok pa sa may mga player sa pwesto, mga politiko. Kaya nalugmok ang sulong tindahan ng kuryente. Okay? I do not want to preempt. Opo. The decision of the NIA. Deko yan aram na talagang tinanggal na sa dating interim board. Ito, sukwal ito. Sulatak. Sabi ko ng Elme, sulatak. Residual yan, residual, Aleko. Ah, residual. Dahil ko kaya na-English ang latak. Tundag yan, tundag. Tundag. Overstaying na mayo ning naginibo. Naging inutil sa pagbantay ng operasyon kayo ng APEC as in na napagsanirikan sa Miguel Global Power Holdings. Nata naging inutil. Anong naginibo ninda for almost 5 years that they have overstayed? Correct. Ha? To the prejudice of all the consumers. Ha? Kung sisay pa sa mga tagsadiri, eh kita magtubod na ang Aleko ay binabakal. Ha? Hello? Hello, sir. Sa padukan, si Toy. Sige po, pala. Kapag palakaw, sa paagin ng concession agreement, concession contract, na dahil mapinag-desisyon ang katawo, minaniubrada lang ini ng mga nag-apirang duro pa hindi ka simahan nagpirma kang kontrata to the prejudice of again of Albay consumers. So in the hope na may bagong klema ang mayang mo niya favoring the interest of the ano yan by changing the old interim board, so be it na dawa yaong pan-apek siguro basta bago ng board
maybe this group of people, this group of this members of new board, makakagini muna yung karayan. Pantay ni Tultol. Na kung sa inyo inaabuso ang mga tagsadirikang kooperatiba, isa ko, na kunya na pribadong kumpanya. Ang prangkesa ka yan, aleko pagiraray, na yung mag-expire ang prangkesa kang sa tuyang pagsadiring aleko. Alaga, siya yung inaabuso ka ni. Inaabuso ang mga tagsadiri kang sa tuyang kooperatiba na nagkuha pera, diba? So, inaabuso kita. So, dagos kitang maging bihilante, mapagbantay. Lugod ko man. Sa pagigan, yakin kan mga kader na mamulat ang mga local chief executive, lalo na so, mga League of City Mayors, pamamayon ni Mayor Rosal, League of Municipal Mayors, pamamayon ni Mayor Jerry Hausan, ang daraga, halos gabusiling nagtulak sa paghuna nitang mamamakaray ng servisyo kakuryente. So anyway, siguro namang patmulat naman sa iba na kung nata may mga esperso naman silang ginigibo kung paano niya mabaguhan, kung paano mamakaray ang dalagan in favoring the interest of the Albay Power Consumers. Unless may kapo, tapa po kapo. Madam, sir. Mm-hmm. Noarin ba yata talaga, sir, so ano? Eleksyon. So, eleksyon. Eleksyon ka kanin. The board. So, board na kang aleko. Ay, bako pa man po, dahil pa man ma-election po ang board until such time na mag-normalize under ninyo. Appointed. Actually, bako in-appointed na board na ini. Sa paagi ini, kan July 1, 2017, election ng board of directors. Where in which the old interim board, the latak na board, failed to initiate for almost five years. By virtue of Section 1, Article 3 of the Aleko file na dapat magkundusir ng annual general membership assembly kada taon. Every first week of first Saturday of July thereafter. So, this is constant merited the people's initiative to conduct an election. Yun na nga nito nangyari July 1, 2017. Sige siguro, po, sir. Kung makatukaw na ini, sabi nga ni, first 6 months lang, depende kung mag-normalize ng situation, hopefully, sa tatuyang kooperatiba, kung isurrender na kan-apek sa Aleko. Election ng board of directors. Abangan ni tabi yan, Sir Toy. Salamat po. Apo. As in, Diyos Moreira, aldaw sa Gabos, as in siya naghihilan niyo. Salamat sa Gabos na miyembro kan mga Leon ng Pilipinas. Aura ng programa. Bro! Thank you so much. So, si Sir Toy Reynoso kan Consumers Watch. Day pang mag-election ta kung day pang nag-normalize. Nag-normalize. So, permis na ganyan siya ng interim. Okay, nga eh. Kung isurrender na kan APEC and management ibalik sa Aleko Giraray, yun na siguro ma-election. That's what I think. Pero, ang ma-initiate ka yan, ang NEA. Primero, makundukta sinda ng public hearing. Oh, diba sa public hearing, ilalatag ko ng intention ka niya. Ma-elect niya kita kan sa tuwing mga board of directors. Yan, araw kaya ng proseso. Araw man kang ano ba, kang water district. Kang local water district, pag nagka-problema sa administration, operations, malaog ang luwa. Take over ang luwa. Pero natata-silent ang niya. Yan sana. Yan. Yan sana. Okay. So, 45 minutos na po makalis ang alas 11 ni pagkaaga. Baka wali nga tatabi, Sir James, Manager Hill. Si President Duterte, binungagso. Uy! You! Lanog kang Malacanang. Dapat ipacheck ito.
Sabi ni General Bato de la Rosa. Oh. Pero dahil mang ganit ni ma-otik si General. Siguro. Diba? Mga public officials. Habang nag-otik siya, nakakalbo siya. Made of what ang ano ang lanob kang Malacanang tabi, Manager James? Ako nakalaog naman ako dyan. Ako dahil pa. One time. Kan February 26? Anong klase yan? Marmol pa, diba ang lanob? Marmol? Oo, may kwan yan eh. Iba-iba ang... ambiance kada kwarto diyan ano diba? Pero may motif ang lanob diyan talagang kwan meaning paril kaya talaga maubag ang kamot ni President Duterte. Oo, kunday nagbar down sa paril dapat ipa-check ito ta ano ba diba, pagrugaring kung nagbar down sa paril ay may problema kayto ang kontraktor ang hapot nata sinuntok ang presidente sa lanob dumana parting sa parte kan Malacanang. Terami daw kami madam ko ano na taginibo ka ito kang presidente. Ini ninhuli sa pagdismiss kan na kaso duman sa mga suspetsado sa mga suspected drug lords kasabay na ang self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa. Gusto sabihin ko kan self-confessed siya mismo nag amin nagtutuga na akong ngayon drug lord. Iyan ang self-confess. Kaya baga ka to, si Delima, nadudo. Nadudo. Related digdi sa mga isyong ini. Iyon iso ikinaugma ni President Duterte na ngayon, epektibo ang tokhang dahil iguanin mga nagkadarakop na mga darakula na personalidad behind drug operation. Pero pa. Kaining nakalis na daw pa sana dismiss and kaso kontra duman sa mga darakulang personalidad Sindalim and then Espinosa. Yon. So kaya sabi ni ano ni General Bato de la Rosa and pamayokan Philippine National Police biuda siduruntok ni President Duterte sulanob kang Malacanang. It was pagkasuya, the statement of de la Rosa. Dahil lang taigwa kay mga intriga nagluluwas niya, ay, murumuro man sa nangyayayan. Sabi ni De La Rosa, bako mga yatutuhanan ngayon, nung nadagit ngayon si Presidente, linabok ngayon, so lanob kan Malacanang. And sabi ni Bongo, so ano baga, so pirming anino ni President Duterte, ibig sabihin, pirmi nasa likod ni President Duterte. Sabi ni Special Assistant to the President Bongo, the President was resting and that one of his hands had become swollen. Oh, nag-urubag ang kamot ni President Duterte. Kasi makusugun siguro so pagkabungag. Saka matagas man ang paril. Matagas man ang paril. Ang kamot pala ni President Duterte, malumoy. Matagas ang paril. So, sabi ni, ano, ni Bongo, dakulon da ang pipirmahan ni President Duterte pati. E di, siguro, tuo. Right-handed si President. Ibig sabihin, kapag nagbuhan si President, tuong kamot ang gagamitin niya. Kaya da, sabi ni, ano, sabi ni Bongo, dakul da ang dahil na pipirmahan pangunyan. Dahil makulog ang kamot ni President Duterte. Dahil managat baga pwede na, ano, maiba ang pirma, di ba? Kaya, dakulon nga niya na nakapindir na pipirmahan ni President Duterte dahil ta nag-urubag ang kamot. Sa iyang kamot. Uyug-uyugon mo. Sige. Sige. Sige siya na. Ayan. So, anong reaction kan sa to yung mga paraan tawa yung hindi? Kaba daw. Kasi bago sabi ko, kandisimri pa na sulisisyon kang NPS na daw naudyan sa pagsuntok ng ligom sa lanob kan Malacanang. Ini is related sa drug ano ini operation. Yata data nakaruluwas. Sabi ni 7096 ito. Ano ngayaan? $64 question. Nag super saiyan. Saiyan. Super saiyan. Yung saiyan. Super saiyan. Si Pangulong Duterte. Kaya gayod na nun tok. Maray nga ni, taday sinuntok su, ano, mga huwes. Day man, ano pa lang ito? Sa Department of Justice. DOJ. Sa mga nagdesisyon, sa mga abogado. Day pa man nakaantos sa...
review pa man sana nila kung ikaw talagang probable cause. Oh. Ayan, may power to review pa daw President. Maranganita na pupugulan pa ni President Duterte. Bako persona ang binugbog. Bata si Bongo, malaban man pala si Senador. Si Bongo. Bongo, paano niya ulit? Pag binasa ko kayo ni, Bongo. Bata si Bongo, makakabongo ini sa Senado. Si Bongo, opo, pinag-uusapan na si Bongo ay ma-run din as Senator. You? Highly probable. Yan ang may probable cause. Iyan ang may probability. So, 9 minutos sa na bago mag-abot ang alas 12 in pagkauto. Basahon ta na siguro, sir, ang mga text messages, mga tama asin, mga sala na simbag. Si Marilo Camaritambuhi, tama po ang answer niya. Si Martina Kangbigaa, 7096, tama po. Si 6246, tama. Si Eliza J, tama man. Agos Pulanggi, si Sir Panagdarek, si Mark, si 9094, si 8136, tama po. 2879, si Mike, tama. Ayun na yan, mga nagdaragdag pa. Iga pa, sige. Sabi ni 6246, si 6246, lingaw ko na si pangarap. Boksingiro man pala si Digong, dapat ang kalaban ka ang si Manny. Si Manny Pacquiao. Pero dahil man niya madadakop si Manny Pacquiao. Dahil mo man, pagkumpara man si ano sa pagboxing kay Manny Pacquiao. Kasi Manny Pacquiao, at talagang ano yan, gapo talaga ang kamot niya. Kaya nag-urubag su kamot ni President Duterte, tabako gapo ang kamot niya. Si Manny Pacquiao, gapo ang kamuta. Kaya day maurubag. Si Madam April Tabi, ang kagalang-galang na babae, kaya mas maganda kung magpakita na kayo ng personal, wag puro nga ba. Sabi ni Bong, sabi ni Bong, dismayado man ini si Bong. Nag-ami na nga ni po ang imbuelto siya sa droga. Absolute. Kinulang pangayang, santisima. Kinulang pangaya ki ano? Kinulang ang pang-ebidensya. Ebidensya. Ang sabi ninda, sabi ni 1020, ang sala ninda, sindas-sindas sa day nag-ururon. Siguro pinagusong sabihin mo, si PNP, si DOJ, mag-urulay-ulay. Si Secretary. Secretary Aguirre. Aguirre, yan. Mag-urulay-ulay. Yung pinagurot na mag-resign si Aguirre because of that blunder na naman. Tiwalang maraming presidente kay Aguirre. Ayaw. Tiwala. Pero sabi man ni Aguirre, hindi man nga ako ma-resign. Iyon talaga, kung sabi man nga ang presidente, ma-resign nga ako. Ano naman niya? Kaya pinga po dyan, hay na nga yan, so pigapod na, ito, kahit mga panahon, ha? Palabra di honor, ano pa ito? Delicadeza. Pero James, papaganaon ta. James, pero papaganaon ta. So, nakulo na baga? Kaya, parang mabangas yung natitiri. Ito sila sila kaya. Kung pagganaan ko inigabo, sarong si mana akong lay makakan. Yan sa nabasaon ta na sir ang sa tuyang mga text messages. Dakulo nang nalista. Apat pa lang na mga layos ta ang ganak ang major prizes. Ay, opo, opo. Oh, may para po. May duwang stand electric pan, stand pan. Paano ni dito binibit? And 300 pesos cash plus rice cooker. Sa imo ito? Sa kuya ito. At mga nagatindir na mga Lions, including Leos, nagabot sa 449 delegates. Sa tuyang distrito lang ito, no? Sa tuyang distrito sa ito? Sa tuyang distrito. Kasi iba man itong sa Mayo 17, Sundong 20. Iba man ito. Ito, multiple district. Kaya, bilog na Pilipinas. Bilog na Pilipinas. Sa distrito lang ito, no? Sa 301 A2 lang ito. Pinakadakol naman na delegates sa to. Pag-apod ba kang Legazpi, Proactive, Leo Club, ang nagtindong pa yung gusto. Dakulo na gatin. Pag-isul nakato ko doon sa presidential table, nakatirindong. Wow, dami nyo. Bangan kita sa pinaka, sa harayo. Dami-dami. Ayan, so, habol ta na yung mga text messages, 5 minutos na bago kita magpaaram sa programa, nag-ami na nga ni po, imbulto siya sa droga, absuelto pa. An sala ninda tasinda sinda nagdai naguururo nag super science si Pangulong Duterte gayod ke nanuntok kan Disyembre pa sa desisyon kan NPS
Nabasa na ini. October 8, 2018, Marilu Camario of Buhi Kamsur. Marina pagkaaga po. Boksinero man pala si Digong. Dapat ang kalaban si Manny. October 8, 2018, Marilu Camario. Mm-hmm. Paganahon mo man tabi ako, sir. Maurag talagaan si Mr. Toy Reynoso. Saro man na magiting na Bicolano. Si sabay ang ngawa asin gawa. Bako arog kang iba, ana sana ngawa, wara nang gawa. Sir James, magkahawig ang boses ni Mr. Edwin Bandol para si James. Medyo, ano yun? Hello? Medyo husky si Edwin, bilog na bilog. Sisingin ni Sir James? Lapad na lapad. Edwin Bandol? Sisingin ni Edwin Tugan Bandol? Nakamatoa sa naman. Pero matoa yan sa kuya, ha? Magkaboses. Si Madam April Tabi, mm-hmm, tapos ko na ini Sir Troy. Yun na, older age kayo nabasa. Oo, pero nabasa po magana na cellphone. Joke lang, sir, yo. Cellphone daa. Pero magana ng cellphone. Dara mo na yung cellphone ko. Mm-hmm. Good morning, Mark. Nag-text man sa to si Mark. Good morning. Cellphone daan ni Sir Hill, ang ipanana o. Okay yan. Usta, usta po sa inyo mga DJs, sa inyo na Ma'am April. Batin niyo po, tagal Legazpi Buonot, dapat barangay election sabay na ang press. Ayan. Tama, ang tama kay Moka Uson, dumigdi man siya sa Albay, tanganing aram kun sa in talaga ang Mayon Volcano. Ay, nakuha niyo na bagas. Ang Mayon Volcano yan sa Bicol. Nasa Bicol. Good morning, Tabi. Monica Berlon, Kang Baranghawon, Tabaco City. Sagot ko po, October 8. Good morning, Mike. Good morning, Tabi, Monica. Good morning, Ma'am Tess Morga, Kang Ginubatan. Tulo man, Tabi, kamo, mata o kilod, sisiyo sana, October 10. Kulibat ko, Tabi, Mr. Mm-hmm. Okay. So, nagkabara sa tanaan, gabos na mga mensahe. Mm-mm. Kadakol ang mga nanggana. Good morning, Tabi, Madam Myra Calios, Kang marinaw uwas, iwasan ang mag, ano, matataba at mamantika at ma, ano, maalat, iwasan. Ano na, mga nanggarana. Ayan, mapili naan sa tuyang manager. Ano na, 0448-8313-1763-6252. Ito bigbarasa kong mga first four digits. Ito ang last, so, four digits. Last four digits. Nanggana ining si 0448, nanggana ining si 8313. Ini naman si 1763, si 6252, mm-hmm, si 1020, and si 9094. Mm-hmm. Pigmararkaan ko na ini. Halato na sana nindo na mag-ring an sa indong mga cellphones. Pag nailin mo dyan may load, hali yan sa muya. Mm-hmm. Congratulations sa indo. Okay. Ang pig-propose, approved na on second reading kang Kongreso, naan Mayo 14, 2018 na barangay and SK elections, ang SK sanggol ang kabataan, i-postpone to second Monday of October 2018. Ang second Monday kang October is petsa 8 kan 2018, October 2018. Pero second reading pa lang po 'yan. Pag nako ayan sa third reading, ma-aprobaran, final reading, maduman pa iyan sa Malacañang para sa approval or para pirmahan kan presidente. Pero nga ni itong si Satoyang para text, pwede mo kung gusto talaga ngayon ilawos ang eleksyon, daw nakapasar ngayon sa third reading, tama man. Mm. Pwede man i-veto. Submitir sa opisina kang presidente, i-veto, it would be too late. Mm. Maabot na sa Mayo 14, malalawos ang eleksyon. Tapos pwede ba ang veto kang president, pwede man ganari bumilita sa Kongreso. Balik yan. Mm, para makaunin ang two-thirds na. O two-thirds ba yung one-third? Dalingan ko na sa constitution ko. Tanganing ma-overpower mo si veto. Ang veto power. Kang veto power. Kang overpower. Kang Kongreso. Ay, bueno, inabot na kita rin oras yung pamamaaram. Salamat po sa mga nag-antabay. Ngunyan na pagka-aldaw sa ika-32 na edisyon kan ang Budyong sa Radyo. Sagot sa masunod na aldaw sa parang oras sa parang programa. Sa aldaw po yan ni Sabado. Ang pag-urulayan ta ang mapadapit sa Holy Week. Dahil Holy Week. Sa next Saturday, off-air po ang DWZR. But we are still on air on the 24th. Sa 24th. Then yung Petsa 29, ano yon? 30, Petsa 20, Petsa 31.
kan Marso. Off-air ang DWZR. Ano topic, Chief? Oh, off-air pagkasabado. Off-air ang Black Saturday. Apo, Black Saturday off-air. Pero pwede magtalig din mag-Santa Cruz. Ay, Santa Cruz. Mag-ano ah. Mag-ano, mag-sakripisyo. Magpapakso. Excursion. Alright! Alright, so ini po si Maria April Mier. Gil Raposa Jr. Ako man si James Bandol. Marina Hapon! Itong nanamok ang programa Almudyo.